Good morning, guys. Buenos dias. I am Dr. Gerard Santos and I'm a cosmetic surgeon in training. Today is a very special day because we'll be undergoing rhinoplasty. So you're probably wondering, bakit pa akong papa-rhinoplasty? Medyo nakukulangan pa rin ako sa bridge. Flat yung nasal tip ko and pa-wide yung ala. So nagbigay ako ng pictures kay Doc. Ito yung tawag natin na peg na gusto nating gayahin. I want to be realistic because alam ko na hindi ko magiging kamukha yung taong ito. At is inspiration ko lang. Kaya natin siyang tinatawag na surgical enhancement. Dahil i-enhance lang niya yung features natin. Pagkalabas ng result, mako-compare natin sa sarili natin before and after. Not sa ibang tao. Dahil madi-disappoint lang tayo if ganun. So yan guys, take a good look of this face. Especially this nose because this will be the last time na makikita niyo sa vlog. Tangos para siya at this angle, no? Kaya ganito ko lagi nagpipicture eh, side view na lang. But, paharap. Sobrang lapad eh. And then flat ang tip. Good morning! Oh my gosh, dito na si Doc! Na-prep na bang pasyente? Ay, ako palang pasyente. Manudo? Let's go! Hours later. Okay guys, I just got back home and yeah, naka-bandage pa tayo. Kuha tayo ng cartilage sa tenga para ilagay sa tip and then may cast pa tayo for 1 week. Expected na magsiswell tong mukha ko for the first 3 to 4 days. And then after that, by the 5th day and onwards, magsasubside na yung swelling. It's just that fast para mag-enhance ng facial features. For now, wala pa akong nararamdamang pain. Hopefully, after nag-healing, removal of sutures after 7 days, and yung reveal ng bagong nose natin. The next morning. Alright guys, it's day 1, post-op. And as you can see, sobrang magana ng mata ko. Ito yung tinatawag na downtime. Kakaroon pa ng bruising, swelling, medyo sumasakit na konti sa tenga. Overall, pain scale is about 2 out of 10. Kayang-kaya. I expected the pain to be worse, pero hindi pala. Overall recovery is about 6 months to 1 year. Doon mo pa makikita yung final form ng ilong mo. So this is the life of cosmetic surgeon. So gusto ko rin pagdaanan lahat ng procedures. I can finally relate to my future patients what to expect and what to do, what not to do. Good morning guys! Day 2 since my rhinoplasty and I look like s***. Grabe, magana mukha ako guys. Don't worry because this is expected. Mas maga siya ngayon dahil nga nag-osteotomy tayo. So na-fracture talaga yung nasal bone natin. Para medyo lumiit siya. So hindi katulad sa ibang rhinoplasty na walang osteotomy, hindi ganito kagrabe ang swelling. Actually, the surgery is the easiest part because nakahiga ka lang, the procedure is pain-free. Here comes the hard part, which is the post-op. And also you have to have the discipline to clean the wound to help prevent the formation of infection. We have antibiotics, this is good for 7 days. And pain meds to help with the swelling and the pain. And also we need is povidone iodine or betadine to clean the wound. Kailangan din natin ng sterile gauze. So ito yung ginagamit ko to cover the bottom of my nose. And I also bought cotton applicator. Sobrang laki ng tulong dito guys para linisin yung loob ng ilong. So meron din antibiotic ointment para ilagay dun sa may wound. Update na guys, binugbog ako ni Jobel. Yan ang mga nangyayari sa mga lalaki. Malalande. Hindi makontento. Pero alam mo pa rin ako kahit ganyan ang mukha ko. Sarap kong hiwalayan ngayon. Hindi lang pangit-pangit. Hindi ko pagsisihan. Alam pa rin naman ako ng wife ko kahit ganito ang itsura ko. I love you. Close eyes. Pagkautakos ito after. So tamas ako sa sa'yo. Tingnan nga butas ng ilong mo. Sayo. Mm. Wow, pa-triangle. Wow, bilog. Ang mukha ko na
over. Pangit na. It's day 3 and buti hindi ka nag-skip. I-share ko sa inyo ang hack para mas mabilis ang recovery after surgery. This place is a hidden gem sa Makati. Located at the 6th floor at the City Club, we can find Egle Wellness Center. Yes, you heard that right. Egle, not eagle. Because in Greek mythology, Egle is the goddess of radiant health. This wellness center is owned by Alpha Land, the same company that owns the exclusive island club, Balesin. Although Alpha Land and Balesin is for members only, the wellness center in Makati is open if you want to avail their services. Nandito tayo para sa hyperbaric oxygen therapy. Ina-avail ito ng mga prominent names sa bansa, tulad nila Heart and Cheese. Its effects is a chain reaction. It's an acronym for circulation, accelerate healing, anti-aging, increased immunity, and regenerates nerves and neurons. Specific benefit na gusto natin is the healing properties of the hyperbaric oxygen chamber. Ideally, it's best one day before the surgery and 7 consecutive days post-op. It's also indicated for the following conditions. So if you want more information about their treatments at Egle, book a consult today. Good morning, guys! It's day 4 since my operation. Yung swelling sa mukha ko, nagsistart na siyang mag-subside. Mas nakakahinga na ako ng konti sa ilong. Naligo na rin ako. Paside na ako nagsashower, making sure na hindi tinatamaan yung nose ko and yung ear. Kahit paside yung obviously na magang-maga pa yung central portion ng face ko. It's day 6. Nakalimutan ko mag-vlog kahapon, day 5. So as you can see, may mga discoloration pa rin. Di pa rin nawawala yung black eye. Pero yung face ko, nagtitake shape na ulit. Di na gano'ng kamaga. And yung ilong rin, medyo hindi na rin that swollen. Buti na lang supportive si wifey. So ayan, side profile. Angas na. May tip na tayo. And lifted na yung Ayla. Di na siya overhang. Okay, so it's a Sunday evening and I'm with my boyfriend. Your new boyfriend. So ayan guys, this is my nose now, 1 year after my rhinoplasty. So kita nyo naman, sobrang laki ng improvement. Kung i-scroll back na yung video from the start, ang layo ng difference. I'm very satisfied ako sa gawa ni Doc. But the only thing na pinagsisihan ko is, hindi ko siya nagawa ng mas maaga. Mas maganda sana kapag sa wedding namin ni Jobel, maganda ng ilong ko. Late ko na naisip magpa-rhinoplasty, so tanggap ko na rin yun. Sana mamana ng anak namin yung Gore-Tex, but hindi eh. So don't worry anak, cosmetic surgeon ng tatay mo. Kami nang bahala sa'yo. So right now, let's assess my nose before rhinoplasty and post-op. During pre-op, my nose has a bulbous and short tip with a low nasal bridge. Also, I have alar overhang and no columella show. Ideally, dapat kita yung columella on side profile. So, ang ginawa sa akin is Gore-Tex rhinoplasty, tipplasty using ear cartilage, and also seamless alar lift. Trademark yan ni Dr. Heli Claravall, yung seamless alars. So, post-op, as you can see, defined na yung nasal bridge ko, and it's masculine, it's straight, unlike sa female na dapat may slope. So sa akin is masculine nose, or as what Doc Henry names it, macho guapito nose. Projected ng tip, wala ng alar overhang, elevated na siya. Hindi na ginawa yung alar-based reduction. Indicated ang alar-based reduction kapag yung alar is wider than the inner cantus or yung sa inner portion ng eye. So hindi na ginawa sa akin yun kasi baka lalong lumiit pa yung ilong ko, which will give off a feminine look. So since it's already 1 year and 2 months after the rhinoplasty, nagagalaw ko naman yung tip ko. Pwede mo na siyang ma-manipulate and hindi siya nadideform. But syempre, aalagaan mo pa rin siya even years after the rhinoplasty. So may facial harmonization na from the nose to the chin. So hindi na siya dehado. Concerning the scars, so since it's an open rhinoplasty, may hiwa talaga dito sa gitna. But over time, magfe-fade naman siya. So as you can remember guys, 2 to 3 years ago, I underwent HIKO or yung nose threads. So yung effect niya is, can only correct or improve the nose bridge and it's temporary. So after a year, buwabalik na ulit sa dati. And in HIKO, hindi na-address yung nasal tip unless lagyan ng fillers. But then, it's only temporary.
So for those considering nose enhancement, if you're not yet ready for surgery, I suggest HIKO or nose threads. But for those na willing na mag-undergo ng surgery, I highly suggest you go straight to rhinoplasty para isang beses na lang at hindi pa manipulated ang nose. Because once nagpa-HIKO na kayo or nagpa-nose fillers or threads, is already considered revision rhinoplasty. Hindi na siya virgin nose. So mas mahirap na yun for the surgeon to operate. And mas challenging because unpredictable na kung ano nang nangyari sa loob ng nose. Most likely meron ng fibrosis and mas mahirap na siyang i-dissect. In that case, mas mahal na rin ang singil ng doctor ninyo for the rhinoplasty. And guys, if you could remember our video last year, para magpa-blepharoplasty or double eyelid surgery and also chin augmentation. But during that time, hindi pa ako nagpa-rhinoplasty. And ideally, dapat mauna ang rhinoplasty sa chin augmentation. Para after rhinoplasty, mamamatch natin yung adequate size ng implant sa nose. Since hindi pa ako nagpa-rhinoplasty that time, ang ginamit sa akin is yung regular type of chin implant. So that time, bagay pa siya sa akin kasi hindi pa gaano matangos ang ilong ko noon. But after rhinoplasty, medyo naging dehado yung chin ko. So this time, I decided that I would change my implant to an extended type. Para mas masculine and mas defined ang chin area ko. So I went to my mentor, Dr. Romeo Bato at RVB Medical Group sa Las Piñas City. So after assisting him on the operating room, ako nang naging pasyente niya. So ayun, less than 30 minutes, tapos ng OR. So for comparison, tingnan niyo yung picture na to, which is yung previous implant pang gamit or yung regular type of implant, and compared to now sa extended implant. So now, mas harmonized na yung chin ko in relation to our new nose. So mas bagay na siya ngayon. So right now, I want to thank my mentors, Dr. Henry Claravall of Claravall Clinic for my rhinoplasty, and also to Dr. Romeo Bato for my extended chin implant. So if you want to see more of Dr. Henry's work, follow him sa TikTok and makikita niyo doon lahat ng mga videos niya and how he explains rhinoplasty. And also, if you wanna see more of Dr. Romeo Bato's work, follow him at RVB Medical Group in Facebook, Instagram, and TikTok. So makikita niyo mga body contouring, facial surgeries, katulad sa akin, ng chin augmentation. So nandun lahat sa page nila. So ayan, ito na siguro yung sign na magpa-rhinoplasty ka na. And if you found this video helpful, please click the like button and also don't forget to subscribe. See you guys on the next video.